Umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa mga social media platform. Alam nyo, ayaw natin ang mga kausap na mayabang. Ayaw natin ang mga tao na pagkausap mo, kara ng kara, kabig ng kabig, at lagi na lang sila ang nagsasalita. Ayaw natin ang kausap yung sobrang hangin. Talaga naman pagkausap mo, kahit hindi ka giniginaw, lalamiging ka. Kahit hindi mo gusto na magkatrangkaso ka sa lamig at sa lakas ng hangin, ay tatamaan ka kahit ng bagyo kapag nagsalita. Kaya nga nung bata kami, may mga biro din tayo nung bata. Pag dumarating na yung mayabang nating kaibigan o mayabang nating kalaro, ano sabi natin? O, tabi-tabi na. Andiyan na ang bagyo. Andiyan na ang hangin. O, kapit kayo. Baka matangay kayo ng hangin. Ayaw natin. Kaya tayo may mga biro. Lumalayo tayo sa mga taong mayabang. Ayaw natin. Ewan ko kayo. Gusto nyo ba taong mayabang? Gusto mo bang laging kausap ang mayabang na lagi na lang siya ang nagsasalita? Hindi na ikaw makakara, kakara ka pa lang, talo ka na kagad. Kasi kara na kagad siya. Siguro naman alam niya yung kara, no? Yung talaga yung mukha. Gusto niya siya lagi ang tama. Maging ang Panginoon, tinuturuan niya tayo sa kababaang loob. Narinig niyo ang ebanghelyo. Ayaw ng Diyos ang nagpapakataas. Sinabi niya, ang nagpapakataas, mayabang, hambog, magpagkunwari, ibabaksak. Ano naman ang gagawin sa kinalulugdan ng Diyos? Ang nagpapakababa, tinataas. Sino ang mga nagpapakababa? Kung titingin kayo sa mga gilid natin, sa mga kumpisyonaryo natin, sila ang mga nagpapakababa. Kayo na umaamin ng kasalanan, tayo na naririto, na humingi ng tawad. Narinig nyo ang unang pagbasa sa sulat ng Propeta Isaias. Ano ang nais ng Diyos na pinasabi kay Propeta Isaias? Nais ng Diyos ang pagtalikod sa masama. Tinawagan niya mga taga-Gomora na tumalikod sa mali at gawin ang tama. At ano sabi, halika'y't lumapit na magkausap tayo ng sinsinan. Na ano ibig sabihin? Mangumpisal, magsisi sa harap ng Diyos at kaya niya tayong linisin. Dahil nais ng Diyos ang mapagkumbaba. Totoo po, ang taong mapagkumbaba, napakalakas magdasal. Ang taong talagang inaamin na siya'y mahina at maliit sa mata ng Diyos, inaamin niya ang kanyang kasalanan sa kumpisalan, kinalulugdan ng Diyos. Yan yung mga dinidinig na dasal dahil itinataas ng Diyos, na ibig din sabihin ang panalangin ng taong mapagkumbawa, umaakyat sa luklukan ng Diyos. Ang taong mapagmataas, napakahirap umakyat ang kanyang panalangin. Kaya ikaw, baka yung katabi mo, mapagkumbaba yan. Baka ang dasal niyan, hindi pa sinasambit, nando na sa langit. Dahil baka ang katabi mo, nasa harapan mo, nasa likod mo, at lalong yung mga nakapila sa kumpisalan na nagpapakababa sa harap ng Diyos, malakas yung dinggin ng Diyos. Pakisabi nyo sa katabi nyo, baka kasi banal yan. Baka kasi yung katabi nyo ay mapagkumbaba, sana all. Sabihin nyo sa kanya, pray for me. Pagdasal mo naman ako. Sabihin nyo sa katabi nyo. At pag sinabihan ka naman ng katabi mong, pray for me. Ano sagot mo dapat?
pagdadasal din kita. Sige, ulitin natin. Pray for me. Anong sagot natin? Pagdadasal din kita. Bakit? Baka yung katabi mo na mapagkumbaba, dumadanas ng hirap at pasakit, nagkumpisal, nagpakababa, sa loob ng misa, umaamin ng kasalanan, umaakyat ang kanyang dasal, at sa pag-akyat ng kanyang dasal, bababa ang grasya ng Diyos, kinalulugda ng Diyos ang mapagkumbaba. Salamat po sa inyo na mga tao, Katolikong nangungumpisal. Salamat po sa ating mga Katolikong naririto na kahit meron sa buhay, hindi natin nakikita ang kayabangan at pagiging hambog. Salamat sa mga Katoliko na kahit nagkakamali tayo, umaamin tayo na tayo'y hindi karapat dapat sa Diyos. Hindi baga sa misa sinasabi natin yon? Bago tayo magkomunyon, ano sinasabi natin? Panginoon, hindi ako karapat dapat na ikay pumasok sa aking tahanan. Ngunit sa isang salita mo lamang, anong kasunod? Gagaling na ako. Ano ibig sabihin ng gagaling na ako? Mapapatawad mo ko. Matatanggal ang dumi ng kaluluwa ko. Matatanggal ang sakit ng kaluluwa ko. Matatanggal din ang sakit physical ko. Kaya dapat tayong nangungumpisal. Alam niyo po, marami na ako na inkwentro. Kayong mga pare, mas makasalanan pa sa amin. Bakit kami mangungumpisal sa inyo? Nakalimutan po natin. Hindi tayo sa pari nangungumpisal. Tayo'y nakikipag-usap sa Diyos. At ang pagpapatawad namin na binibigay ay hindi amin. Yun ay sa Diyos. Kaya anong utos ni Pope Francis ngayon sa mga nagpapakumpisal? Sa mga pari, anong utos niya ngayon? Lahat ng lumalapit sa kumpisal, huwag niyong turuan ng teolohiya. Huwag niyong bigyan ng mahabang lecture ng moralidad. Ibigay niyo ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Amen po ba? Ganun, kahit ako, Bob, lumalapit pa lang sa akin na nangungumpisal. Totoo, kinukrusa na namin. Bakit? Hindi amin ang pagpapatawad. Hindi akin ang pagpapatawad. Ang sakramento ng pagkapari namin ay hindi amin. Ito'y sa Diyos at sa Kanyang bayan. Oo, maraming pari, tao rin tulad ninyo, nagkasala at nagkakasala, nagkakamali. Ako na po ang humihingi sa inyo ng dispensa. Huwag niyong tignan ang pagkakamali namin. Pagdasal niyo kami, imbis na i-chismis niyo kami, ang kapintasan namin, kapintasan ng pananampalatayang Katoliko. At sino yun? Tayong lahat. Kung ang parish priest niyo masungit, pagdasal mo, baka naman ang dasal mo, kunin na siya. Wag naman po ha. Kung ang parish priest nyo o ang paring naranasan ninyo, nasigawan, nabastos kayo, patawarin nyo, pakita nyo na mas Kristiyano kayo. Dahil kung minsan naitutuwid natin ang isang tao, hindi sa pamamagitan ng salita natin, kundi sa pamamagitan ng mabuti nating halimbawa. Kaya yan ang nais ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti. Hindi kami exempted sa pagkakamali. Hindi kami exempted sa tukso. Hindi kami exempted na pagpawisan madapa. Tao rin kami. Kaya kung nasaktan kayo ng kapwa ko, pari, pasensya po.
Ako'y humingi sa inyo ng tawad sa panahong ito ng Kwaresma. Ako rin, napari. Ako rin, nakura. Matagal na akong kura. Napakahirap dahil nagbibigay ka ng mga batas. Ikaw'y nagpapatupad ng mga batas. Minsan, hindi naiintindihan. Ang hirap. Alam nyo, minsan, noong nagkaroon ng Congress of the Priests, may isang pari doon sa grupo namin. Kasama ko nung sa grupo na yun ay nung buhay pa si Father Suarez. Magkakasama kami nung Congress of the Priests. May isang pari umiyak nang umiyak doon sa grupo namin. Bakit siya umiyak? Sabi niya, ang hirap ng posisyon ko. Ako ang nagpapatupad ng mga tuntunin ng mga eskwelahan. Ako nagdidisiplina. Napakahirap dahil hindi ko mapakita si Jesus. Dahil kailangan ipatupad ang mga batas. Ayoko na, sabi niya. Gusto kong ipakita si Jesus. Gusto ko ipakita ang kababaang loob, ang kaamuan. Hindi ko magawa. Kaya dun sa grupo namin, umiiyak siya. Pagdasal niyo ko, napakataliwas ng buhay ko sa dapat kong buhay ang ipakita si Jesus. Kaya ako na po ang humihingi sa inyo ng patawad at dispensa. Kung kayo'y nainsulto ng isang pare, kung kayo'y nabastos ng isang pare, kung kayo'y minaliit ng isang pare, kung kayo ay pinagmataasan ng mga pare, ako po humingi ng dispensa sa inyo. Pagdasal nyo kami, huwag nyo kaming ichismis, huwag nyo kaming siraan. Sira na nga kami, pagdasal nyo kami. Pagdasal nyo kami maging mababa. Pagdasal nyo kami maging mukha ni Kristo. Kaya nga gustong-gusto ko si St. John Maria Vianney. Alam nyo bakit? Minsan, di ba naitanakwento ko na to sa inyo rito eh. Minsan may nagtanong, kamusta yung kura paroko nyo? Hindi ba babaero? Hindi ba sugarol? Hindi ba walang ya? Nagtatanong sa isang magsasaka dun sa Ars sa Pransya. Ano masasabi mo sa pari nyo? Sumagot yung magsasaka. Pari namin, si Father John Maria Vianney na naging santo nga. Oo, ano masasabi mo sa pari nyo? Walang ya ba? Ano sagot ng magsasaka? Yung pari namin, nakikita namin sa kanya si Jesus. Napakasarap na sagot. Pangarap kong sagot na sasabihin ng mga nasasakop ko. Pangarap kong sagot na sasambitin ng mga parokyano ko. Pangarap kong sagot na sasabihin, ang kura namin mapagkumbaba. Ang kura namin mapagmahal sa mahirap. Ang kura namin makadiyos na tunay. Ang kura namin nakikita si Jesus. Kung kayo ang tatanungin, ano masasabi nyo sa pari ninyo? Kung pangit man, ako'y nakikiusap, ipagdasal ninyo, ipanalangin ninyo, ilapit nyo sila kay Jesus, ipagdasal nyo na maging matatag. Hindi ko binibigyan ng katwiran ang aming pagkakamali. Marami ang nagkamaling pari, pero tumingin pa rin po kayo sa mga paring naging tapat hanggang kamatayan. Kaya sa misa natin, pagdasal nyo mga pari ninyo. Hindi dahil ako'y paring naririto. Pinagdadasal ko rin ang mga paring naging mabuti sa akin. Dumanas din ako bilang sakristan na napakabaksik na mga pari. Dumanas din ako sa kumpisal. Sigawan ako. Dinanas ko rin yon.
Pero kailanman hindi ko sinabing mamatay ka na sana. Ang dasal ko, babaan sana siya ng Espiritu Santo. Kayo na mapagkumbaba. Kayo na laging nagdarasal. Kayo na kahit nasaktan, nananatiling tumatawag sa Poong Jesus Nazareno. Ang dasal ninyo, makapangyarihan. Ang panalangin na mapagkumbaba, lalo na nung galing sa mga kumpisalan, bukas ang langit at naririnig. Pray for me. Sabihin niyo ulit sa katabi niyo, pray for me. Ano sagot natin? I will pray for you too. Pray for me too. Pagdasalan tayo, pagdasal natin ang isa't isa. Yan ang synodality. Pagdasal tayo para sa isa't isa. Magpakumbaba. Ang taong mapagkumbaba, dinidinig ng Diyos na mapagkumbaba. Ang Poong Jesus na Nazareno na nakaluhod, na nakaharap sa atin. Hindi nakatayo, hindi nakaupo. Nakaluhod. Diyos na modelo ng kababaang loob. Manatili tayo sa kababaang loob at patunay na didinggin tayo ng Diyos. Ipagdasal po ninyo kami. Amen.